samahan niyo ako. Medyo kinakabahan ako kasi first time si Matthew tapos na and ako yung naka-schedule today. So nandito ako, kakasakay ko lang. Ito na ako. Ako magpapa-vaccine. Okay. O, diba? Okay. So, pasok na ako dito. Check-in lang ako. Wait lang ha. Punta na ako sa second floor. Akit tayo. Hello. Tapos na ako sa interview. So, waiting na ako ngayon. Okay. Can I start now? Okay. 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 For 1 week. Okay. But can I go to the market? Okay. We can do house chores, right? Yes, no. Okay. Relax your hand. Okay. Remember, I'm not sure. The down here cannot see, huh? Oh, sure. Okay, are you ready? Okay. It's not, it's less painful, I would say. Okay. Can you just take a deep breath, breathe in. Very good job. You're done. Yeah. You okay? Yeah, I'm fine. My hands are sweating. Nervous, right? After a while. Yay. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Okay. So, ayan, andito ako, nakapika. So, ito yung tinatawag nilang discharge station. So, andito ako, nag-aantay na tawagin yung pangalan ko. Ayan, meron akong sticker. Ayan, ayusin ko. Ano naka, ayusin ko. Ah, Raffles. Ayan, Raffles Medical ang nakalagay. So, color green sticker after ko ma-vaccine ng first dose. So, ngayon, nakatila ako para siguro sa second interview. So, balitaan ko kayo ulit mamaya, okay? Tapos na ako. Panakot. Ito yung dala ko. Okay, tapos na. Yung braso ko, medyo masakit siya ngayon. Pero okay lang kasi normal lang naman siya. Okay? So, yay! Tapos na ako mag-vaccine! Finally! Tapos na ako sa first dose ng vaccine ko. And, masaya. Kinakabahan. Kinakabahan ako kanina, pero okay naman. Mabait yung nag-inject sa akin. Pero ngayon, ramdam ko na yung sakit. Saan ba siya? Ayan. Ayan na siya. Ayan! Share ko lang yung experience ko kanina. Kahit after yun pa yung schedule mo, kung maaga ka pupunta, ina-accommodate ka nila agad, nakapila ka na agad. Eh, kanina morning ako pumunta, so nakapila ako agad. Sobrang bilis lang. So, kinakabahan ako. Interview lang naman nila is kung may recent na operation ka, kung may allergy ka sa gamot, sa vaccine, kung pregnant ka, positive patient ka ba before, under medication ka ba, yun lang. So, syempre lahat ng sagot ko no. So, yun. Then, after ng first interview, yun na yung next na vaccine ko. Mabait yung nag-inject sa akin. Alam kung Singaporean siya or Malay, pero mabait siya. Hindi siya masakit nung una, nung pagtusok niya, hindi siya masakit. Pero nung pagtanggal niya, dun yung naramdaman ko yung sakit. Pero ano naman siya, manageable naman yung sakit niya. Hindi siya sobrang sakit talaga. So, ang normal side effect niya is yung headache, fever, pain, redness, ano pa ba, swelling, or swelling at the injection site. Nag-chill ka, lymph node swelling at neck or arms. So far, yung sa akin lang is swelling. Swelling sa akin na dun lang sa part na main. Dito lang, ito yung sa akin. Ayan. Yung masakit lang naman sa akin is itong part na to. Kasi ito yung nandito yung injection. So, ito lang yung part na to
So, okay lang naman. Hindi naman siya sobrang sakit eh. Then, after ng injection, pinagbabawal. First, walang ano activities na nagja-jogging ka, nagbubuhat, nagji-gym. Basta yung nagpapapagod ka, bawal yun 1 week. Binigyan kami ng ganito information para sa mga na-injectionan, na vaccine na first or second dose. Ang nakalagay dito kung what to do kung first dose ko is Pfizer. Yun yung meron ako. Avoid strenuous exercise or physical exertion for 12 to 24 hours after getting vaccinated. Tapos yung isa naman, avoid drinking alcohol for 12 to 24 hours after getting vaccinated. And third, avoid taking non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs for pain or fever after vaccination, like ibuprofen, naproxen, and diclofenac. Yun ang bawal inumin after ng vaccination. Bawal kang magpagod-pagod. Ano lang naman yun eh. Yun nakalagay 12 to 24 hours, pero sabi nila kanina, 1 week, para sure. Better safe than sorry, diba? So, dapat sundin natin. Yung mga nag-gym dyan, mahilig magbuhat, huwag munang gawin. Okay, pwede kang house course, okay lang. Namalengke pa ako, pero di naman sa sobrang bigat, pero mabigat. Kaya nag-grab na lang ako pa uwi instead of dapat mag-bus ako. So, si Matt ang pinabuhat yun kasi mahirap na. So, hiningal ako, tapos sarili ko yung pintig ng puso ko. Dapat talaga iwasan para syempre, iwas na rin, diba, sa mga hindi magagandang bagay yung nangyayari. So, ayun, after ng vaccination, bago palabas, may binigay sa amin na, ay may binigay lahat ng na-vaccinate na doon ng time na binigyan ng mask, face mask. Ayan, may face mask. Dalawang face mask. Okay. Ayan. Ayan yung binigay. Tapos, merong Lifebuoy na sanitizer. Total 10. Ayan, sanitizer. Okay. Ayan. Ayan yung binigay. 500 ml. So, diba, sulit na. So, hindi mo na kailangan bumili ng alcohol or sanitizer. So, dito pa na lang. Kung may maliit ka, refill mo na lang dito pag lumalabas. So, yun na lang gagawin ko. So, yun. Ngayon, sa ngayon naman reaction, ngayon hanggang nakailang oras na ba ako? Nandun ako ng 12 ng... Na-inject ko ng 12 or 11:30. 11:30 or 12. So, ilang oras na? Let's say 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano oras na best? 8. So, 8. Oh, mga 8 hours na rin. 8 hours lang nakalipas. And okay pa naman yung braso ko. Sana ako wag mamaga. Though may maga siya konti, pero konti lang naman. Hindi siya yung masakit talaga. Na kailangan ko ng painkiller para dito mawala. So, okay naman. So, lahat ng hindi pa naka-vaccine, magpa-vaccine na kayo. Kasi, syempre, mas maganda pa rin na vaccinated ka. Doon lang sa sa kailangan magpa-vaccine. Kasi yung iba kasi, hindi kailangan magpa-vaccine kasi merong mga condition na hindi pwede. So, yung sa mga pwede naman, magpa-vaccine na kayo habang libre pa. Kasi, lalo na ngayon sa travel, required na nila yung may kumpleto lang na vaccine. Pwede mag-travel, yung naka-vaccine na. So, yun, dapat talaga, lalo na yun sa mga gustong mag-travel, kailangan yung magpa-vaccine kasi hindi kayo makapag-travel pang walang vaccine. Hindi kayo makapag-party-party. Hindi kayo makapag-swimming pag walang vaccine. Diba? Babalik ako next month para sa second dose ng vaccine ko. And babalitaan ko kayo. And so far sa na-experience ko, hindi naman nakakatakot. So far okay naman ako. So wag lang magpapapagod. So kayo, yung sa mga na-vaccine na, congrats. Sa yung mga naka-first dose na, congrats. Dun sa mga nakatapos na at nakompleto na, ay nako, congrats. Kasi makakagala na kayo. And sa mga hindi pang nakapag-vaccine, magpa-vaccine na kayo. Okay, para din yun sa inyo at saka sa family niyo na kasama niyo sa bahay o sa imimit niyo para safe din kayo at sila. Okay, so yun lang. Don't forget to subscribe on my channel. Thank you for watching.
pa-vaccine na kayo. Okay? Bye! See you on my next vlog. Bye-bye!